1-5 sets against the Cream 9 Cool Slashers. First off, Coach, congratulations to this victory. Anong masasabi mo sa naging performance ng team? Hard-fought win. Sigurado na yun. Yun lang naman talaga yung pinaka-prepare namin na maging mentally prepared nga sa ganitong laban. Alam namin mahirap talaga dahil kahit naman kulang yung Cream 9, sila-sila pa rin naman yung core niya. So, definitely a good win for us. Thank you, Coach. And for Mika, welcome back. Anong feeling na first game back mo on the tire of Lexus? Nakuha niyo pa itong ganitong win? Nakakapagod. Well, matagal din naman kami nag-prepare. So, in-expect rin namin na may hirapan talaga makuha yung panalo. But then again, yung tiyaga din ng bawat isa sa amin, yung talaga yung nakatulong. Thank you, Mika. And for Elena, you scored 34 points against the Cream 9. How does it feel to be able to get this win? Hello, everyone. But really, I'm not feeling 32 points, but now really I feel a little bit tired, but it's okay. It's all. Thank you. The floor is open for questions. Elena, you scored the crucial points in the fifth set. What was your mindset during that moment? Nothing. Every game, I want to win. And I want to be better and better my team. Yeah. This is your second PBL after 2 years. What can you say? A lot has changed in your team and the league also. No, this season I think it's too much better better staff, better all work in this team. Yes. Mika, during your recovery din, siguro what was your personal motivation to kumbaga not lose or not be distracted and just really focus on getting back for the club? Sabi ko nga rin before, pag ina-ask ako na kung ano yung mindset ko nung nakaupo lang ako sa labas, sabi ko yung tiwala naman na binibigay namin sa teammates namin and sa coaching staff, nandun pa rin. Pero syempre, kailangan pa rin namin i-prioritize. Kailangan ko pa rin i-prioritize yung sarili ko kasi kailangan ko makarecover din agad. And so far, nakaabot naman ako sa timeline ko at nakalaro ako this And for Coach Ral, without Sally for an indefinite time po, and may mga pabalik na rin naman din po sa team. So ano po yung nagiging adjustments nyo na lang ngayong early to the conference, nagkakaroon na po ng mga ganitong player entries or biglang may nawawala sa team? Ano po yung parang parang po kayo nag-a-adjust ngayon na okay. Si Sally po wala, so mga bumabalik? Hindi, good thing din sa amin na Lena came in early. Parang nakasakto siya dun sa 1 month preparation. So malaking bagay yun sa amin. Plus, yun yan, dyan na pala naman yung mga core players eh. Buti nag-step up din si Fiox sa dulong part. Naka-ready kami na maging ganun yung core namin kasi in-expect din namin sa sub na late na humabol. So at least na-prepare namin na yun na yun yung ginagamit ngayon. Plus the players of the bench na talagang maging ready kasi kahit sinong guno din. So, good thing nag-perform si Bedonia. Sana naman. And Mika, finally nakalaro mo na ulit si Lakim tsaka si Majoy. Ano lang yung pakiramdam na ito magkakasama na ulit kayo? Sakto lang. Joke na. nga, first time pa lang ulit sila makasama ngayon sa totoong game. Pero siguro kasi since nakakasama ko na rin sila early this year, parang wala rin namang pagbabago. Pero I'm very happy na sila ulit yung kasama ko and yeah. Coach, gano'ng katapusat sa inyo na maganda yung nakuha niyo kagad na panalo? Considering na kasi diba naka-pull kayo, medyo mas mabilis ngayon yung transition ng game. Tapos medyo, yun nga, parang mas mahirap eh kasi mas kailangan mo laging manalo. Yeah. Yun nga, every game is a must win kahit paano. Kasi habol namin, pag nag-crossover with the other bracket, sana kami mag-top 3 para hindi gano'ng kabigat yung magiging ka-crossover namin. Pero yun nga, every game talaga, wala na kaming chance na pumetics kasi lahat na ng teams sa bracket din namin nag-level up na rin. So hanggat kaya namin manalo, pipili din para matuloy yung momentum namin.
Coach, good evening. So, ask ko lang, so pinag-usapan namin kanina, first time daw na may makapalo sa Cream Line ng opening day since 2018 and kayo yung nakagawa nyo. So, just yung thoughts nyo lang doon, kung gano'ng kalaking momentum booster. Regardless ng timeline siguro, kung Cream Line naman mukha naman ng panalo, malaking bagay talaga yung balagi kasi alam naman sila yung laging nasa taas eh. So, at least kahit pa paano, yung nabaon namin from last game, last conference, mas yun yung pinakugutan namin na kaya naman kung tatrabawin talaga. So, plus the addition nga of Lena. So, happy ka. For Coach and Mika, next game is against Galleries. Galing din sila from a 5-set game. Paano lang makakatulong tong win na to? Yun lang, yung positive na momentum. Plus, at least, pagbalik namin ng training, happy kami. Magtrabaho ulit. Pero wala kami choice, mabilis lang talaga yung in-between games, kailangan talaga trabahohin. Pero yun nga, at least, makatrabaho kami ng may baon kami na panalo. Yes. Yes, totoo naman yun. Pero dapat hindi rin kami maging complacent na nakuha namin yung unang panalo ngayon. Kasi tapos na rin naman siya, so kailangan namin mag-focus sa second game. Thank you, Coach. Yeah.